Minsan sa buhay ay may mga karanasan tayong hindi malilimutan. Parang ito ay nagdudulot ng kasiyahan, kalungkutan, o hindi naman kaya ay katatakutan. Halin at pakinggan natin ang liham na pinadala sa atin ngayong gabi. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa inyo at sa inyong pamilya. Ako po si John, 25 taong gulang. Napasulat po ako upang ikwento sa inyo upang ibahagi ang isa sa mga karanasan na hindi ko malilimutan. Na minsang makitira ako sa bahay ng aking tita na nakakatandang kapatid ni Mama. Kinailangan po kasi ni Mama na mag-ibang bansa dahil nabaon po kami sa utang nang nawala si Papa. I was 15 years old at that time, Papa Dudut, at tandang-tanda ko pa kung ano ang nangyari noon. Worst New Year ever yon, Papa Dudut, dahil sa ang naging dahilan ng pagkamatay ni Papa ay ligaw na bala. Sobrang iyak ko noon dahil hindi ko matanggap na wala na ang tatay ko. At kung masakit para sa akin ang nangyari, syempre mas masakit po kay Mama yon. Sinubukan pa naming isugod si Papa sa ospital pero dineklara po siyang dead on arrival. Isa pong public school teacher si Papa at lahat ng perang nakuha niya ay nilaan ni Mama sa paglalakad ng mga dokumento at pagpapalibing dito. Kinulang pa nga kami ng pera that time at buti na lamang at nakatulong ang kamag-anak namin both sides. Pero hindi pa rin po maiwasan na humingi ng tulong o mangutang sa iba, Papa Dudut, dahil marami pa po ang dapat na pagkagastusan ng mga oras na yon. Matapos noon ay nag-decide si Mama na i-grab ang opportunity na makapunta ng ibang bansa bilang isang nurse. At para makabango na rin ulit kami sa mga pangyayari. Anak, huwag kang magpapasaway sa tita mo, ha? Sundin mo sila palagi sa utos nila, okay? Ang bili ni Mama sa akin. Nasa airport kami noon dahil araw na ng kanyang flight. Opo, Ma. Nalulungkot at maluhaluhang wika ko. Hinawakan niya pa ang aking pisngi at pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo. Sana maintindihan mo, anak, na kailangan gawin ni Mama ito para sa iyo. Sad pa ni Mama. Tandang-tanda ko ang mga katagang binitawan niya, Papa Dudut, dahil isa yon sa mga malungkot na tagpo sa buhay ko. Sabi nga nila, 2 tagpo lang sa buhay mo ang pinaka maaalala mo. Kung hindi ay malungkot at masaya. Pagkatapos niyang magpaalam ay nalikan ko siya sa pisngi. At pagkatapos ay pinahid ko ang mga luha sa aking mata. Ate, pakibagayan na lang si Jan, ha? Kayo nang bahala sa kanya. Ang bilin pa ni Mama kay Tita Sally. Oo naman, Beth. Ano ka ba? Hindi na iba sa akin tong si Jan, ang sabi pa ni Tita Sally. O siya, bilisan mo na at baka maiwan ka pa ng flight mo, dagdag pa ni Tita. Agad namang tumalima si Mama sa sinabi niyo ni Tita at walang mintis ko siyang pinagmasdan hanggang sa makalayo siya mula sa amin. Hapon na nang makauwi kami sa bahay nila Tita Sally, Papa Dudut. Maganda ang bahay nila, Papa Dudut, at may kalakihan din yon. Iginala ko pa ng tingin ang paligid kung nasaan ako at bago pa man ako nakapasok sa loob ng gate ay parang may anino ng isang maliit na bata na dumaan sa gilid ng aking mata at agad din namang nawala yon. Mabilis lang, Papa Dudut, wala pa yatang ilang segundo kaya napakunot noo ako. Jan, halika na at bitbitin mo na yung mga gamit mo. Bigla ay tawag sa akin ni Tita. Nandiyan na po, Tita. Tugon ko naman at saka nagmamadaling pumasok ng gate. Papa Dudut, nang makadako ako sa loob ng bahay ay mas lalo ko pang napagmasdan yon. Magandang disenyo ng loob ng bahay nila Tita Sally at bukod doon
ay napakalinis nito. Lahat ng gamit ay maayos na nakasalansan sa kanya-kanya nilang pwesto. Noon ko lalong nasabi na meron talagang sinabi sa buhay si Tita Sally. Meron silang business na water refilling station at laundry shop. Bukod doon ay galing din kasi si Tito Ramon na asawa ni Tita sa masayang pamilya kaya hindi rin nakapagtataka na magaan ang buhay nila. Sa katotohanan nga po ay inalok ni Tita Sally si Mama na sa kanila na lamang magtrabaho para hindi na niya kailangan pumunta sa ibang bansa at hindi na niya ako maiwanan. Pero tinanggihan niyo ni Mama at katwiran niya ay mas malaki ang kikitain niya sa abroad. Manang lagring manang, tawag ni Tita sa kung sino. Agad namang lumabas ang isang babaeng may kaliitan at medyo mataba ang pangangatawan. Ubanin na rin ito at mahalata ang katandaan sa kanyang mukha. Naku ma'am, nandyan na po pala kayo. Ang sabi nito at saka lumapit kay Tita. O pakilagay na lang muna yung gamit ng pamangkin ko sa kwarto na pinalinis ko sa iyo kanina. Utos nito. Magpapahinga lang muna ako ha. Ikaw nang bahala dyan. Pamangkin kapag nagugutom ka, maraming pagkain sa ref. Kumuha ka na lang. Dagdag pa ni Tita. Salamat po Tita. Wika ko at pagkatapos noon ay umakyat na si Tita sa kanyang kwarto dahil magpapahinga na raw ito. Ang swerte ko lang din papadudod dahil hindi masama ang ugali o maldita si Tita kahit na masasabi kong mayaman sila. Halika anak at ituturo ko sa iyo ang kwarto mo. Saad naman ang babaeng tinawag ni Tita sa pangalang Manang Lagring. Agad ko namang sinundan si Manang Lagring bit-bit ang ilan sa mga gamit ko habang ako naman ay namamangha at the same time ay naninibago pa rin sa panibagong bahay na natitirahan ko. Eto ang magiging kwarto mo, ang sabi ni Manang Lagring. Halika anak at pasok ka, ang sabi pa niya. Papasok na ako ng kwarto noon papadudot nang may makita akong isang batang babae na nakatingin sa akin sa likod ng isang haliging pader. At nang makita niya ako ay agad niyang itinago ang kanyang sarili. Manang, may batang babae po na nandun, ang sabi ko sabay turo sa kinakaroonan ng batang babae. Agad namang tinapunan ni Manang ng tingin ng direksyon kung saan ang batang babaeng tinuturo ko. Ngunit hindi na siya nagatubiling lumapit doon. Wala naman eh, wika nito. Meron po, giit ko pa. Naku, huwag mo nang pansinin yun, halika na rito. Nalinis ko na yung kwarto mo ha, gaya ng sabi ni Ma'am Sally. Kapag nagugutom ka ay pumunta ka na lamang sa kusina. O shit, maiwan na muna kita at may ginagawa pa kasi ako. Paalam niya papadudot. Sige po Manang, maraming salamat po, saad ko. Nang makaalis si Manang ay sumilip ulit ako sa labas ng pinto para tingnan kung nasa haliging pader pa ba ang batang babae na nakita ko kanina. Matagal din akong tumitig doon ngunit wala na yung bata na nakita ko kanina. Nagpasya na lamang ako na isara ang pinto at iligpit na ang mga gamit na dala ko. Simple lang ang kwarto na nilaan sa akin ni Tita Sally papadudot pero ayos na rin dahil air condition naman yon. Isa pa ay sobra na ang laki para sa isang 15 years old na gaya ko ng panahon na yon. May cabinet sa loob ng kwarto na yon at doon ko nilagay ang aking mga damit. Sa bedside table naman ay ipinatong ko ang picture frame kung saan ay nakalagay ang picture naming tatlo. Ako, si Mama at si Papa. Matapos kong iligpit ang mga gamit ko ay narinig kong tumunog ang aking tiyan, senyales na nagugutom na ako. Uling kain ko kasi ay noong tanghali pa nang nasa airport kami. Bigla ay naalala ko ang sinabi ni Manang Lagring at Tita Sally kanina na kapag nakaramdam ako ng gutom ay pumunta lamang ako ng kusina at buksan ng ref. Agad ko namang ginawa papadudot. Ang tahimik ng buong bahay papadudot at pakaramdam ko nga noon ay ako lang tao sa loob. Marahang kong binuksan ang pinto ng kwarto at dahan-dahan ding naglakad papunta sa kusina.
Mabilis ko namang natuntun yon dahil malapit lang halos yon sa kwarto ko. Nang makita ko ang refrigerator ay agad akong namangha. Malaki kasi yon kumpara sa ref namin sa bahay, Papa Dudut. Pagbukas ko pa noon ay napakaraming iba't ibang laman. Kaya't nahirapan din akong mamili ng pwede kong kainin. Ngunit nang makita ko ang chocolate na slice cake ay natakam ako. At yun na lamang ang naisip kong kainin. Kumuha rin ako ng isang can pineapple juice noon bilang panulak at naisip ko na sa kwarto na lang kumain. Lalabas na lamang ako pagtapos ko para hugasan ang platito na pinaglagyan ng cake. Ngunit nang isasara ko na ang pinto ng ref ay ganoon na lamang ang takot ko nang makita ko ang isang batang babae na nakatayo sa likod noon. Nakaponytail yon at may hawak na maliit na teddy bear. Dala ng labis na takot at panginginig ay nabitawan ko ang platito na naglalaman ng cake at pati na rin ang canned juice dahilan upang magkalat ito sa sahig. Kasunod noon ay ang sigaw ko ng ubod ng lakas na siya rin namang sigaw ng batang babaeng yon. Ah! Sigaw naming dalawa. Nagdulot yun ang tensyon sa bahay kaya naman napababa si Tita Sally nang wala sa oras sa kwarto niya nang marinig niya ang mga sigaw. Ganon din ang isa pang lalaki na sa tansya ko ay mga nasa 19 years old ang edad. Maging si Manang Lagring ay napapunta sa kusina nang wala sa oras. Ano nangyari? Kinakabahang tanong ni Tita. Nang marinig namin yon ay agad kaming tumigil sa pagsigaw at nakita kong dinaluhan ni Tita ng yakap ang batang babae. Anak, anong nangyayari? Sabi niya pa rito sabay hawak sa magkabilang pisngi nito. Mama, sino po siya? Turo sa akin ang batang yakap-yakap ni Tita. Bago niya sagutin ang tanong na yon ay tinignan niya muna ang basag na platito sa sahig at pati na rin ang canned juice na umapaw sa sahig. Akala ko nga ay magagalit sa akin si Tita Sally noon, Papa Dudut. Ngunit nagulat ako nang matawa siya. Siya ba? Si Kuya John mo yan. Pinsan mo siya anak. Pakilala sa akin ni Tita. Doon ko lang nalaman na yun pala ang bunsong anak ni Tita at noon ko rin nalaman na Joan ang pangalan nito. First time ko kasing makita ang mga anak ni Tita na pinsan ko. Noon din ay nakita ko si Kuya Jason at ipinakilala ito sa akin ni Tita. Sorry Tita, hindi ko sinasadya, nagulat lang po ako sa kanya eh. Paghingi ko ng tawa dito. Okay lang, maikling tugon ni Tita. Manang, palinis na lang po nito. Tukoy pa niya sa kalat na ginawa ko. Mama, sabi po kasi sa akin ni Tutoy eh, magnanakaw daw po siya. Bigla ay sabi ni Joanne. Ay naku anak ha, yan ka na naman kay Totoy. Huwag mo na kasi siyang papakinggan. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Pero mama, yun po kasi ang sabi ni Totoy. Kaya po sinundan ko siya dito sa kusina. Hindi nga totoo ang sinasabi ni Totoy, anak. O siya, sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog na. Anong oras na oh, past 8 na. Kaya hindi ka lumalaki eh, uwi ka pa ni Tita. O Jason anak, pinsan mo si John, ipapakilala ko na sa'yo dahil baka mamaya ay magkagulatan din kayo gaya ng nangyari sa kanila ng kapatid mo. Natatawa pang sabi ni Tita. Nakita ko naman na tumango lamang si Jason nang sabihin yon ni Tita. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagkanya-kanya na silang balik ulit sa kani-kanilang mga kwarto. Ako naman ay naiwang muli sa kusina para ipagpatuloy ang naudlot kong pagkain. Natawa na lamang din ako sa inasal ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Inakala ko rin kasi na multo si Joanne dahil siya rin yung nakita kong bata sa likod ng haliging pader na sumisilip sa akin nang ituro ni Manang Lagring ang kwarto ko. Papa Dudut, ilang araw makalipas mula ng manirahan, ako, kina Tita Sally, ay nakapag-adjust naman ako. Ngayon man ay nakaramdam ako ng mga kababalaghang hindi ko lubos maisip na mararanasan ko. Hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa bunsong anak ni Tita na si Joanne.
Gaya na lamang ng isang beses nang minsang nasa kwarto ako at nagbabasa ng mga comics na binili pa sa akin, Papa Dudut, nang nabubuhay pa siya. Nakahiga ako noon sa kama at nadadala na sa aking binabasa nang agawin ang tatlong magkakasunod na katok ang aking atensyon. Papalubog na ang araw ng mga oras na yon base na rin sa nakikita kong kulay kahel na ulap sa bintana ng aking kwarto. Nag-decide akong tumayo at itigil muna ang pagbabasa upang malaman kung sino ang kumakatok. Agad kong pinihit ang siradura ng pinto at gano'n na lamang ang pagtataka ko. Nang wala kong makita sa labas ng aking kwarto, ginala ko pa noon ang aking paningin upang tingnan kung may tao doon ngunit wala akong makita. Maya-maya pa ay dumaan si Aling Milagring sa kwarto ko at naglakas loob akong tanungin kung siya ba ang kumatok sa pinto ng aking kwarto. Hindi ako ah. Kita mo ngang kadadaan ko lang. Ikaw talaga dyan? Sagot nito bit-bit ang lagayan ng mga damit na labahan patungo sa laundry area. Ganun po ba? Tanging nasabi ko na lamang. Tumango na lamang si Manang Lagring bilang tugon at saka nagpatuloy sa paglalakad. Muli kong ginala ng tingin ang paligid ngunit wala pa rin akong nakitang tao doon bukod sa dumaan na si Manang. Matapos yon ay nagpa siya akong bumalik sa aking kama upang magbasa. Ngunit gano'n na lamang ang inis ko nang muli ay makarinig ako ng tatlong katok sa pinto ng aking kwarto. Sa labis na inis ay muli akong tumayo para buksan ang pinto at nakita ko mula roon si Joanne. Pagkatapos noon ay tumakbo ito habang humahagik-hik na labis kong ipinagtaka. Sinundan ko si Joanne kung saan siya pumunta at nakita kong nagtago siya sa kanyang kwarto kaya naman kinatok ko siya upang itanong kung bakit siya kumakatok sa aking kwarto. Joanne, tawag ko rito sabay katok. Joanne, ulit ko pa. Sa pagkakataong yon na ibinuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto at tumingala siya upang tignan ako. Joanne, bakit ka kumatok sa kwarto ko? May kailangan ka ba? Malumanay kong tanong dito. Hindi agad sumagot ang pinsan ko, Papa Dudut, bagkos ay umiti na lamang ito na naging dahilan upang kumunot ang aking noo. Naisip ko pa noon na ang weird talaga ng batang yon. Hindi po ako yon. Magalang niya namang sagot, Papa Dudut. E paano hindi ikaw? E nakita kita nung buksan ko yung pinto tapos tumakbo ka pabalik dito sa kwarto mo. Saad ko pa. Si Toto yun, Kuya John. Siya yung kumatok sa pinto mo. Ang wika pa nito. Papa Dudut, hindi ko alam pero nang marinig ko ang pangalang yon mula kay John ay bigla na lamang akong ginapangan ng kilabot at pagkatapos noon ay tila nakaramdam ako ng panlalamig. Ewan ko ba. Hindi naman yun ang unang beses na narinig ko ang pangalang binanggit niya dahil bukang bibig naman niya lagi yon. Ngunit sa pagkakataong yon ay takot na ang nararamdaman ko. Wala naman ako nakitang ibang kasama mo eh, ang sabi ko pa. Hindi naman talaga nakikita ng iba si Totoy eh. Ako lang ang nakakakita sa kanya. Ang sabi pa nito na mas lalong nagpatindig ng aking balahibo, Papa Dudut. Kinakabahan man ay pinilit kong kausapin ulit si Joanne upang pagsabihan siya na huwag nang katukin ang pintuan ng aking kwarto maliban kung may kailangan siya. Sinabi ko rin na sabihan niya si Totoy na huwag na ulit gawin yon. Ngumiti lang siya at saka sinarado ang pinto ng kanyang kwarto. Sa katotohanan, Papa Dudut, ay hindi ko sana gustong sabihin kay Joanne na sabihan niya si Totoy na huwag nang katukin ang pinto ng aking kwarto. Dahil lumalabas na parang tinotolerate ko pa at okay lang sa akin na may imaginary friend siya. Pero hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili na sabihan siya. Pakiramdam ko kasi ay totoo na parang hindi ang bata na tinatawag niya sa pangalang Totoy. At kapag iniisip ko yun ay mas lalo akong kinikilabutan.
Sa kabilang banda ay naisip kong baka nga likas sa ganong edad ng batang magkaroon sila ng imaginary friend. Kaya dapat ay sakyan na lamang yon. Papa Dudut, bumalik ako sa kwarto ngunit nawala na ako ng gana na magbasa pang muli ng comics, kaya naman pinuntahan ko si Manang Lagring sa kusina. Naabala na sa paghahanda ng hapunan. Nagpresenta ako na tulungan siya sa ginagawa niya para naman kahit papaano ay nakakatulong ako sa gawaing bahay, ngunit sabi niya ay huwag na. Ngayon may iginit ko na tulungan siya, kaya naman sa huli ay napapayag ko rin siya. Ginawa ko rin na magpresentang tulungan siya upang mawala sa isipan ko ang nangyari kani-kanina lamang. Hindi na rin ako nagkatubiling ikwento kay Manang ang tungkol doon dahil baka hindi rin ako nito paniwalaan. At isa pa ay baka hindi rin siya interesado sa mga ganong klase ng bagay. Minudo ang niluluto niyang ulam ng gabing yon at piniritong tilapia. Abala siya sa pagpiprito ng isda habang ako naman ay naghihiwa ng mga patatas na isasahog niya sa minudo. Ako, si Joan at si Manang Lagring lang ang tao sa bahay sa halos araw-araw. Pangumaga kasi ang pasok ni Joan sa eskwela, kaya pagdating ng hapon ay nasa bahay na siya. College naman noon si Kuya Jason at madalas si whole day ang pasok niya. Kaya gabi na rin itong nakaka-uwi sa bahay. Si Tita Sally naman, kundi nasa water station, ay nasa laundry shop nila. Dahil siya ang naatasang mag-manage noon habang abala sa trabaho ang asawa niyang si Tito Ramon. Habang nawiwili ako sa paghihiwa ng patatas ay ganoon na lamang ang gulat ko. Nang sa gilid ng aking mga mata ay may nakita akong isang batang mabilis na tumakbo palabas at agad ding nawala. Naalala ko pa nga ang unang araw na makapunta ako sa bahay nila Tita. May ganong ding klase ng pangyayari. Aling Lagring, nakita niyo po ba yon? Baling ko ng atensyon kay Manang. Ang alin? Tanong niya sa akin habang abala pa rin sa pagpiprito. Parang may bata hong tumakbo palabas ng pinto, mabilis lang, saad ko. Naku, baka si Joan lang yun, sagot niya. Hindi ho eh, parang hindi ho babae yun eh. Kung hindi si Joan yun eh, baka guni-guni mo lang, tugon pa niya. Hindi na lamang ulit ako nagsalita nang sabihin yon ni Manang. Ayoko na kasing ipilit ang gusto ko dahil hindi rin naman ako sigurado sa nakita ko at naisip kong baka tama nga siya. Siguro nga ay guni-guni ko lamang yon. Abala pa rin ako sa paghihiwa ng mga isasahog sa minudo nang maisipan kong tanungin si Manang patungkol sa kaibigan ni Joan na tinatawag nito sa pangalang Totoy. Nga po pala, Manang, kilala niyo po ba yung... Ngunit naputol bigla ang sasabihin ko nang dumating si Tita Sally kasama si Kuya Jason. Nandito na kami, ang sabi nito sabay upo sa may sofa. Hay, nakakapagod ang araw na ito, ang wika pa ni Tita. Magandang gabi po ma'am, magandang gabi Jason, ang bati ni Manang Lagring kina Tita at kay Kuya Jason. Buti at nakauwi ka na Jason, tukoy pa ni Manang kay Kuya Jason. Nakasalubong ko yan sa daan naglalakad, kaya sinabay ko na sa kotse pa uwi, paliwanag pa ni Tita. Nakapikit ang mga mata niya noon habang nagsasalita at nakalapit ang ulo sa sandalan ng sofa. Marahil ay dala ng pagod. Bihis lang po ako ma, nang paalam ni Kuya Jason kina Tita at Manang at saka tumungo sa kanyang kwarto upang magbihis. Magandang gabi po Tita. Bati ko kay Tita Sally sabay mano dito. Tumango lamang siya nang gawin ko yon. Nga pala Manang, nasan si Bunso? Baka nasa kwarto niya po ma'am. Malamang eh naglalaro na naman yung mag-isa, tugon ni Manang. Matapos noon ay lumabas si Joan sa kanyang kwarto at narinig yata nito na hinahanap siya ni Tita. Mama, sabi nito sabay punta sa pwesto ni Tita at yakap dito. Hay anak, kumusta ang bunso ko? Tanong pa nito at saka ni yakap pabalik ang anak. Okay naman po, kakatapos lang namin maglaro ni Totoy. Umuwi na nga po siya eh. Kasi sabi niya parating na raw po kayo ni Kuya Jason.
Nang sabihin yun ni Joanne ay napatingin ako sa kanila ni Tita. At bigla ay naalala ko ang isang tila figura na kanina lang ay nahagip ng gilid ng aking mga mata. Palabas ng pinto ng bahay. Sa puntong yun ay lalo akong kinabahan, Papa Dudut. Ewan ko ba, para kasing kaunti na lamang ay maniniwala na akong totoo nga si Totoy na kaibigan ng aking pinsan. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, nang nawala na sa isipan ko ang patungkol kay Totoy. Naging abala na rin kasi ako sa pagsasama-sama kay Tita Sally na kung hindi sa water station nila minsan ay sa laundry shop. Itinuro niya sa akin ang mga dapat gawin para daw minsan ay ako na ang tatao doon na pwedeng pumalit sa kanya bukod sa mga trabahador habang hindi pa ako ulit nag-enroll sa eskwelahan. Hanggang sa sumapit ang isa sa mga karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Dala ng labis na pagod pagka-uwi galing sa water station ay dumiretso ako sa kwarto at hindi na naisipan pang kumain ng hapunan. Ang una kasing pumasok sa isipan ko nang makauwi ako ay magpahinga na. Sarap na sarap ako nang mailipat ko ang aking katawang naglalagkit sa malambot na kama hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong parang kinakapos ako ng hininga at tila may nakadagan sa aking katawan. Hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil sa nag-adjust pa ang aking paningin ng mga oras na yon ay hindi ko gaanong maaninag ang figura ng batang nakadagan sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako, batang lalaki yon at nakangiti pa siya habang nakadagan sa akin. Pinilit kong igalaw ang aking mga kamay upang itulak ang batang yon, ngunit hindi ko magawa. Kaunti na lang ang mauubusan ako ng hangin nang bigla ay pumasok si Manang Lagring sa kwarto ko at ibinangon ang katawang kong hindi na makakilos. Habol hininga kong ibinangon ni Manang at agad ko naman siyang niyakap ng mahigpit habang mangiyak-ngiyak bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa akin. Pagkatapos noon ay inakay niya ako palabas ng kusina para makainom ng tubig at mahimasmasan. Nang tapunan ko ng tingin ng wall clock ay nakita kong alas 10 pa lamang ng gabi yon, Papa Dudut. 4 na oras ang nakalipas mula nang makauwi ako galing sa water station. Kwento ni Manang ay inutusan daw siya ni Tita Sally na gisingin ako para makakain, kaya naman pumunta siya sa kwarto ko. Kakatukin niya pangaraw sana ang pinto sa pag-aakalang nakasara yon, ngunit mabuti na lamang at nakalimutan kong ilak yon dahil kung hindi ay tiyak na wala na ako. Mabuti na lang pala at pumasok ako ng kwarto mo, nag-aalalang sabi ni Manang. Maraming salamat po, Manang, maraming salamat po talaga. Labis na hingi ko ng pasasalamat sa kanya. Sa sobrang pagod mo yata ay nanaginip ka na ng masama, ang wika pa niya. Manang, alam ko pong hindi basta panaginip lang yun, ang sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Manang. Malinaw ko pong nakita ang isang batang nakadagan po sa akin. Kwento ko pa. Bata? Opo, sagot ko. Batang lalaki? Tanong pa niya. Opo, muli kong sagot at nagulat pa ako sa tanong na yon ni Manang Lagring dahil mukhang may idea na siya sa sinasabi ko. Hindi nga ako nagkamali at meron nga talaga, Papa Dudut. Naikwento sa akin ni Manang ang patungkol sa imaginary friend ng pinsan kong si Joanne at tinatawag nito sa pangalang Totoy. Ayon kay Manang ay minsan na rin siyang napaglaruan nito noong bago siyang nananarbahuhan kina Tita. Kagaya ng mga naranasan ko ay ganoon din ang mga naranasan ni Manang Lagring, ngunit kalaunan ay tumigil din naman daw siya. Tinanong ko pa si Manang Lagring kung may alam pa ba siyang patungkol kay Totoy, ngunit wala na siyang naibigay na impormasyon. Papa Dudut, ang alam niya lang ay tinatawag itong kaibigan ng aking pinsan. Minsan nga raw ay kinikilabutan na siya, ngunit sinasakyan niya na lamang daw ito dahil ayaw niya na kontrahin pa ang pinsan kong si Joanne. Ni minsan din daw ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapag-usapan nila ito dahil ayon kay Tita Sally ay likas sa bata na meron itong imaginary friend, lalo na at hindi palabas-labas ng bahay si Joanne. Bukod doon ay lagi din kasi itong busy at madalas ay nawawala na ng time sa kanyang anak.
Pero don't get me wrong, hindi po pabayang nanay si tita. Sa katunayan ay mabait siya at kapag may time ay talagang inilalaan niya ang oras niya. Kina Kuya Jason at Joanne. Siguro ay medyo bago ka pa kasi sa bahay kaya kanya nakukurso na dahan. Ang sabi pa ni Manang Lagring sa akin ng gabing yon, Papa Dudut. Lumipas ang maraming araw na hindi na naulit ang nangyari sa akin, Papa Dudut. Nagpapasalamat na nga rin ako dahil sa wakas ay nakauwi na rin si Mama mula sa pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Hindi ko na rin kasi gustong magtagal sa bahay nila, Tita, dahil na rin sa kababalaghang naranasan ko. Nag-decide din si Mama na huwag nang bumalik pa sa abroad at mula sa naipon niyang pera ay nag-business na lamang siya. Para kahit papaano ay magkaroon pa rin siya ng income. Anyway, matagal na rin naman pong nangyari ito at malaki na rin si Joanne sa ngayon. Hindi ko nga lang po sigurado kung may imaginary friend pa rin ba siya dahil huling kita ko po sa kanya ay may ilang taon na rin ang nakakalipas. Actually, Papa Dudut ay clueless po ako sa kung anong klaseng nilalang si Totoy, engkanto ba siya, masamang elemento, multo o kung ano pa. Magkagayon pa man, ang mas mabuti siguro ay ipagdasal ko na lamang ang aking pinsan na si Joanne upang imbes na bad spirit ang lumapit sa kanya ay mas gabayan pa siya ng ating Panginoon. Sa ilang taon din po na lumipas kahit papaano ay may mga na-miss din naman po akong moments sa bahay nila. Lalo na ang paglalaro namin ni Kuya Jason ng basketball at maging ang pagtrato sa akin ni Tita at Manang Lagring na para isang tunay na anak. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut, at sana po ay nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat din po sa paglalaan ng oras na basahin ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang, John. Talaga namang ang kababalaghan ay walang pinipiling lugar. Minsan sa lugar na akala nating safe, tayo ay doon pa tayo nakakaramdam ng discomfort. Gaya na lamang na nangyari sa bahay ng iyong tita. Sa mga ganyang pagkakataon ay wala nang masihigit pa sa panalangin na idudulog natin sa Panginoon. Salamat din kay Manang Lagring dahil nandyan siya para iligtas ka. Listeners, lagi po tayong mag-iingat at magdarasal. Ito po si Papa Dudut, magandang gabi at maraming salamat sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.